Welcome to my channel, iJul Vlogs. I-share ko sa inyo ngayon ang buwelta ni Willie Revillame sa isang Rappler na reporter nagpakalat ng fake news tungkol sa kanya. Pero bago ko simulan, kung bago ka sa channel ko, maari lamang mag-subscribe ka muna. Ang pagbuwelta niya kay Pia Ranyada, isang Rappler na reporter, nagpakalat ng fake news tungkol kay Willie Revillame. Ito ay nagsimula sa paglabas niya sa press briefing ni Harry Roque noong August 7. Sa press briefing na yun, iniannunsyo ni Willie Revillame na isang TV host na magbibigay siya ng 5 million pesos donation para sa mga jeepney driver na apektuhan ng tigil pasada dahil sa muling pagpapatupad ng MECQ. Noon August 10 Monday sa programa ni Willie Revillame na Tutok Tawin sa GMA 7, sinabi ni Willie Revillame na hindi siya nagbubuhat ng bangko, hindi nagpapasikat at lalong hindi hijack ang kanyang paglabas sa press briefing ni Roque. Itinutuwid ni Willie Revillame ang tungkol sa report ng Rappler na si Pia Rapanya, na may headlines na Willie Revillame, hijacks Roque press briefing to promote charity GMA 7 show, at hindi nagustuhan ni Willie ang term na hijack. At ito ang pahayag ni Willie Revillame. Ang alam ko sa hijack, may hino-hostage ka, may dala kang armas at nang ha-hijack ka. Ang ibig ko hong sabihin, hindi ho maganda yung pagkasulat. Hinijack ko daw yung programang yun. Sana sa pagsulat mo, alamin mo muna kung ano ang istorya. Kaya nga sinasabihan kayo na fake news kayo, hindi totoo ang sinasabi mo. Never akong mangha-hijack. Kung pala ang hijack ay kabutihan, et di mang-hijack na lang tayo kung magbibigay ang hijacker ng 5 million. He said, in response to the statement of Willie, Rappler reporter Pia Renaud took to social media her explanation. Hi Willie Revillame. Ito po ang ilang mga ibang depinisyon ng hijack. Kung sakaling inaakusahan mo ako ng fake news dahil ang intindi mo sa hijack ay pagnakaw ng sasakyan, she said. Pia also shared screenshots to show as proof that the word hijack has different meanings. Willie Revillame is a famous host in the Philippines. He is known for his generosity and helping many Filipinos. Earlier, Willie went viral after he vowed to donate 5 million pesos to the jeepney drivers who got affected by the COVID crisis. During one of his episodes of Tutok Tawin, Willie shouted the words, "Salamat, Sona!" And he did not provide further details. Parang napasama pa ho ako sa iba, parang nagbuhat ako ng bangko ko, parang nagyabang pa ako. Hindi ho maganda yung pagkasulat. Hinijack ko daw yung programang yun. I was invited by the secretary, binigyan ako ng pagkakataon. Sana ho, Miss Pia Renaud, wala akong pinasisikat at hindi ko kailangan gawin yun. Alam mo bakit? Ang mga bida sa programang ito, yung mga nangangailangan. Sana sa pagsulat mo, alamin mo muna kung ano ang istorya. Ipinagamit muna ni Willie ang studio niya sa Will Tower Mall para magamit ni Roque sa kanilang daily press briefing matapos isara pansamantala ang RTVM at PTV4 studio for disinfection dahil nagpositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado ng network. Wala po silang studio na magagamit, so nung tinawagan niya, Roque, ako, right there and then, pumunta na po ako sa Will Tower. Ako na ho ang nag-asikaso, at yan po ang studio na ginagamit ni Secretary Harry Roque magmula last Monday. Ginawan ko po Sa katunayan, tumanggi si Willie noong unang imbitahan ni Roque na mag-join sa press briefing para personal siyang mapasalamatan. Sabi ko, Sir, hindi ho appropriate dahil hindi naman ako politiko and, also, I have my own show. Noong last Friday po, August 7, sabi niya, baka huling araw na namin sa studio. Pwede bang lumabas ka lang para lang mapasalamatan kita ng personal? Sabi ko, Sir, hindi ho appropriate dahil hindi naman ako politiko and, also, I have my own show. Noong last Friday po, August 7, sabi niya, baka huling araw na namin sa studio. Pwede bang lumabas ka lang para lang mapasalamatan kita ng personal? Kaya ho noong lumabas ako, nagbuhat pa ako ng bangko, binuhat ko talaga ng literal na bangko to lighten up the situation. Eh parang napasama pa ho ako sa iba. Na parang nagbuhat ako ng bangko ko, parang nagyabang pa ako. Hindi ko ho maintindihan bakit may ganyang klase ng mga tao. Huwag nyo ho akong sabihan na, huwag mong ibigay sa DSWD, huwag mong ibigay sa LTFRB. Kanino ko ho ibibigay yan? Hindi ho ako pwedeng pumunta sa mga jeepney driver, una may batas, may COVID, diba? Paano ko ibibigay, magkakagulo po yan. Baka mapasama pa, mahuli pa ako.
Kailangan po sa kinauukulan kaya ho ibinigay ko kay spokesperson Secretary Harry Roque yung 5 million. Ayan ang buong kwento, Ms. Rappler Pia Rañada. Alamin mo na ang buong kwento, huwag magpakalat ng fake news. Sana nagustuhan nyo ang aking ibinahagi, pakihit na lang ng bell notification para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Maraming salamat!